morning, guys! Ako po si Pico, ang bagong baby ng mamila ko, ng aking baby. Ayan po siya. Pang 3 days pa lang ako dito sa bahay ng mami ko. Sabi mo, binili po ako ng daddy ko. Sabi mo, na Pico? Ito po ang aking bagong alagang si Pico. Nakashita na. Magugutom na daw po siya. Ayan si Pico. Ito po ang kanyang pagkain. Kain niya po yun. Ayan po, isang cup po nito. Tapos ito po, dalawang cup po. Ayan po si Pico. Tapos ito po ay isang cup. Ito po, parang vitamins po ni Pico. So Pico, kakain na po si Pico. At ang aking baby, nagugutom na daw. Siya po yung aking bagong pet. Pag siya nakita ni Wat at ni Pongpong, lagot ka. Ayan po, papakainin ko na po si Peko. Ang matakaw kong Peko. Ayan, ayan o. Oh. Ang takaw kumain ni Peko o. Oh. Kailangan po kasi pakainin muna po siya. Hindi pa po siya pwede. Nagyan ng pagkain niya sa kulungan niya. Ayan po. Lakas kumain ng pitwit po ah. Sandali lang, Peko, ah. Wala nang laman, wala nang laman. Mate, wait lang, anak, ha? Wait lang. Ano kaya matututunan itong salita? Tagalog, English, o Japanese? Halo-halo na rin siguro ang matututunan nito. Dati meron po kami nito, eh. Dalawa po siya. Namatay lang po kasi soba ng tanda. Hindi na pagamot. Ayan. Meron din pala siyang birth certificate. Ito po yung birth certificate niya. So, para siyang mga aso at saka yung pusa dito na may mga birth certificate. Pag nagkasakit po sila, eh, ano po, madali na lang po silang gamutin. Idalayin sa hospital. Kain na Peko. Ang cute-cute ng Peko ko, oh. Lakas kumain. Nagutom na si Peko ko. Sabi ko, kay Daddy, ba't ang laki-laki ng kutsara niya? Wala bang mas maliit pa dito? Wala daw. Ito daw talaga yung kutsara niya. Ayan. Lakas kumain ng Peko ko. Ayan. Ayan. Ang hirap lang ibigay, ano, yung pangalan na binigay ni Daddy dito. Hindi ko alam kung si Pico o si Peko. Lakas kumain. Nagutom. Nakasita. Ayan na. Hungry na. Ayan na. Wow. Very good. Very good ang baby ko. Oh. Ayan. Galing-galing. Ipay-tabita na. Ay.